Hi guys, it's me Yan Alminaria at ngayon hindi po tayo muna magka-cover kasi gusto ko mag-share sa inyo kung paano matutong mag-plucking sa gitara. Tama pa narinig nyo kung paano po mag-plucking sa gitara. I'm sure yung mga gusto mag-aral ng plucking dyan sa inyo, lalo yung mga beginners, makakatulong sa inyo to. So, hindi ko na patatagalin, pero syempre, bago yon gusto ko i-like nyo, i-share, at mag-subscribe kayo sa channel ko. At i-hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo dun sa mga susunod ko pa mga videos. So, let's go! So, yun guys, ganito natin umpisahan kung paano mag-plucking. Okay? Ito po yung number 6 na string. 5, 4, 3, 2, and syempre yung number 1. Okay. So, kada isa po sa daliri natin, may isang nakatoka na string. Okay. Ito po yung pinakamahinang finger natin sa lahat, yung pinky. At ang strongest natin na finger ay yung number 1. Okay. So, sa madaling salita, pag nag-aaral tayo ng plucking, kailangan natin practicein yung pinky o yung hinliliit nating daliri. Okay, ang assignment niya ay yung number 1 na string. Okay? Then, yung number 3 finger natin, ang assignment niya ay yung number 2 na string. Then, yung number 2 na finger, at ang assignment niya ay yung number 3 na string. Siyempre, yung pointer finger natin o yung number 1, ang assignment niya ay ang 4 na string. Okay? So, yung thumb natin, ang assignment na ito ay yung 6 at 5 na string. Okay? So, wala muna tayong chords na gagawin. Ganito po yung magiging movement nung daliri natin sa string. So, ilagay nyo lang yung mga daliri ninyo kung saan sila naka-designate na string. Kung saan sila nakatoka. Tulad ng binanggit ko kanina. So, ayan. Ganyan tayo. Itong number... itong thumb natin, ang assignment niya ay yung 6 at ang 5. So, ganito magiging movement ng daliri natin. So, 1, 2, 3, 4. Yung string na kinalabi. Tigi isang daliri ang bawat isa. Okay, ulit. 1, 2, 3, 4. Okay, yung thumb naman. 6, 5. 1, 2, 3, 4. Okay? So, all together na. 6, 5, 1, 2, 3, 4. 6, 5, 1, 2, 3, 4. Okay? So, sa mga beginners na mag-uumpisa pala mag-aral ng plucking, kailangan practicein nyo to every day. Okay? Kung gusto nyo, practicein nyo buong araw, kung kaya. Or pwede rin namang 3 hours or 2 hours bawat every day. So, yun. Kasi, kailangan mapasunod natin yung mga daliri natin dun sa mga strings na kinakailangan niyang kalabitin. Okay, ulitin ko ah. 6, 5, 1, 2, 3, 4. So, kahit di na ako mag-count. So, magiging ganito ang kalalabasan kapag nag-practice kayo. So, ulitin ko lang mas mabagal pa. Or, gawin natin, sa side view tayo, para mas makita nyo ng maigi yung movement ng daliri ko dun sa string. So, ayan guys, naka-side view tayo. Papakita ko sa inyo yung movement ng daliri ko. Thank you.
So, sa nag-aaral ng plucking, wala kayong gagawing style kundi yan. Magpalit man kayo ng chords, yan pa rin ang magiging kalabit ninyo. Okay? So, magsisimula lagi sa taas, then, susunod sa pababa, paangat. Okay? So, ulitin ko ulit. 6, 5, 1, 2, 3, 4. So, walang counting. Yung daliri ko lang pagagalawin ko. Okay? Ngayon, susubukan ko ng mayroong chords. Ipapakita ko sa inyo kung anong magiging kalalabasan kapag mayroong chords tayong ginamit. So yun guys, gagamit tayo ng pattern na letter G. So tignan nyo po maigi, no? Okay? So papakita ko sa inyo na malapitan. Kahit ilipat nyo ng ilipat yung mga chords nyo, yun lang ang magiging pattern ng plucking ninyo. So yun guys, ganun lang pala kadali kapag mag-aaral tayo ng plucking. So bawat isang daliri ay may kanya-kanyang strings lang na kinakalabit. Okay? Ang thumb, pababa. At ang yung mga yung magsisimula sa yung liliit natin, yun, paakyat naman. Ang kalabit. So, ganun lang. Sa mga baguhan na gusto mag-aral ng plucking, practicing nyo lang araw-araw. And once again, I'm Yan Alminayo at sana nakatulong sa inyo yung video na to at yung mga gusto mag-aral mag-guitar, tuloy-tuloyin nyo lang. I'm sure magkakaroon ng progress yung ginagawa ninyo. Thank you very much. Sa susunod ulit na video.